Magandang araw mga kaibon. Nandito tayo ulit sa aviary ko. So magbibigay ako ulit ng case na scenario no, kung paano magpo-poster naman ng mga inakay. So ngayon may case ako rito na na-encounter. Basal din ulit na pair ng emerald. So pair din ng emerald ulit mga kaibon. So ayan, nakita nyo mga kaibon. Pair ng emerald. So ngayon, apat yung napisa sa kanila. Ngayon, namamatay yung sisiu. Namamatay yung sisiu. So ngayon, apat yun, isa na lang yung natira. So hindi sila masyadong marunong pa magpakain. So ito, isa yung natitira ngayon na sisiu nila. Ngayon, kukunin natin. Ngayon, ililipat natin, ipaposter natin dun sa magaling na breeder na kasabay ng sisiu. So ito, kasabayan. Kasabayan ng sisiu. So ito, mga kaibon. So ito, may pair ako dito na heavy pied saka split fallow. Heavy pied fallow. So ito yung papaposter natin dyan. So ayan. Poster natin dyan mga kaibon. So ito na. Lagay na natin dyan. So ngayon kasabayan na niya yan. May kasabayan para may save natin. Sayang eh. Apat na emerald yun na white case. So tat, isa na lang natira. So kailangan na lang natin. Kasi bakala ko eh matututo siya. Mahina magpakain muna yung mga breeder. So kailangan natin save na yung sisiu. So save natin yung sisiu para mabuhay. Ito sa susunod na lang itong video. So okay lang 'yan kasi napisa naman yung cycle ng pagbibilim nila. Nagawa nila. So nagawa na rin nilang magpakain within 4 days yata o I think more than 1 week. Kasi pinakahuli na 'yun eh. Nabubuhay na napipisa nila tapos namamatay. So tinitingnan ko walang pagkain yung pinakasyan nila. So ayan mga kaibon, na sana nabigyan ko kayo ulit ng tip sa postering ng mga sisiu naman. Kasi yan, kailangan yan kapag marami kayong breeder at kasabay. Pwede niya siya ipaposter kung may kasabayan sila. At least yun, hindi mamamatay, may save mo pa yung sisiu. O kaya handfeed. Pero yun, tip ko lang para sa inyo kung ayaw niyo mag-handfeed. Ipaposter niyo na lang. Kagaya nung yung ginawa ko ngayon. So, I hope na nakapulot na naman kayo ng aral. Maraming salamat ulit mga kaibon. Paalam.